Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa nga nagsisimula mga putukan para salubungin ang bagong dekada. Marami na agad ang nabiktima ng mga paputok. Kabilang dyan ang isang bata sa Marinduque na nasabugan ng boga sa kanyang mukha. Mataas din ang bilang ng mga tinatawag na mga passive user. Yung po yung mga natama ng paputok kahit hindi sila mismo ang nagpaputok. Mula sa East Avenue Medical Center sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Mel, Mike, Vicky, sa kabila nga ng walang tigil na paalala ng Department of Health na huwag na magpaputok, mas tumaas pa ang bilang ng mga naputukan ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Ang ilan sa kanila mga biktima pa ng mga ipinagbabawal na paputok. Kaya naman si Health Secretary Francisco Duque III nag-ikot sa ilang mga ospital para muling magpaalala na huwag nang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Balot ng benda ang mukha, pero hindi nito naikubli ang sakit na iniinda ngayon ng 10 taong gulang na bata mula Marinduque na isinugod sa East Avenue Medical Center kahapon. Tahimik siyang umiiyak habang kinakausap ni Health Secretary Francisco Duque III nang bisitahin siya kanina sa East Avenue Medical Center. Nitong December 29, ng paglaruan daw ng bata at kanyang mga kasama ang ipinagbabawal na boga at aksidenteng sumabog ito sa kanyang mukha. Isinugod pa siya sa ospital sa Marinduque pero kinailangan ding ilipat sa East Avenue Medical Center kahapon. Nagkaroon ng blast and burn injury sa kanyang mukha. Puros mukha ang tama sa kanya. Ang kanyang burn area is about 5%, mostly second degree burn. What we are looking out for at this time is yung airway injury because it was the face that was involved, no? Medyo maga yung daanan ng hangin kasi ang facial injuries pwedeng in 2 or 3 or 4 days biglang mahirapan huminga yung patient na initially okay lang. Mula December 20 hanggang kanina ay umabot na sa 5 pasyenteng naputukan ang dinala sa East Avenue Medical Center. Mataas kumpira sa last year na wala. From December 20 last to December 31 last year, wala po kaming karanasan ng firecracker injury. Nandun yung potensyal na mas marami tayong makikita ngayong taon na to kumpira sa nakaraang na taon. Ganito rin ang pangamba ni Health Secretary Duque na mangyari ngayong taon sa buong bansa, lalo't umabot na sa 62 ang bilang ng mga naputukan mula alas 6 ng umaga ng December 21 hanggang bago mag-alas 6 ng umaga kanina. 2 kaso o 3% itong mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2018. Ayon kay Duque, epektibo pa rin daw ang kanilang kampanya kontra paputok, pero sadyang may mga pasaway bukod sa may iba pa raw mga dahilan. First of all, the weather has been very friendly. It's been dry. It's not raining. Last year it was raining. And then number two, I guess this could be a reflection of a better, stronger purchasing power of people. So nakakabili ng mga paputok. Mas tumaas din daw ang passive users o yung mga biktima ng paputok na hindi naman sila mismo ang gumamit ngayong taon na nasa 31 cases o 50% kumpara noong 2018 na may 16 cases lang. Masamang senyalis ito na tumaas. Kabahan tayo na baka mga anak natin ang mapahamak dito. Huwag nalang lumabas kasi lalabas kayo, makapal ang usok. Bago sa East Avenue Medical Center, binisita muna ni Secretary Duque ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center kung saan may naitala ng 6 na biktima ng paputok. Binisita rin niya ang Philippine Orthopedic Center na handang-handa na rin ang mga gamit panlunas sa mapuputukan. Sa kabutihang palad, wala pang pasyenteng dinadala sa ospital hanggang kanina. Mike, ang Department of Health daw ay hindi magsasawang magpaalala kahit pa ulit-ulit pa na huwag na lang magpaputok para ligtas ang pagsalubong natin sa bagong taon. At dito nga sa East Avenue Medical Center kung saan naroroon ako ngayon ay wala pa na mga dinadalang karagdagang pang mga pasyente at umaasa sila na magpapatuloy na ito hanggang bukas. Kaya mula rito sa East Avenue Medical Center, bumabati po kami sa inyo ng Happy New Year, Mike! Maraming salamat. Happy New Year, Maris Umali.